Johann Michael Reyes, isa po siyang ophthalmologist, and of course si Dr. Harvey Uy, isa po siyang retina specialist. At oras na po para malaman ang totoo sa sabi-sabi lang sa ating true or false. First question, please. Ang pagtulog ng basaang buhok ay nakakalabo ng mata. Doc, true or false? True or false? Baka ginagawa ko yan to. True or false? Ginagawa ko rin yan. Ah, ginagawa niyo rin. So, obviously, yung answer false, is false. Yeah. It's false. Pero doc, pareho mas may salamin ka, may contact lens. Malinaw. So, it's false. Yeah. Okay. Next question, please. Hindi lahat ng tao ay maaaring magsuot ng contact lens. Doc, true or false? Yun, kasi yung shape ng mata, minsan, may mga tao na yung shape ng cornea, yung cornea yung pinapatungan ng contacts. Mm-hmm. There are some people na hindi kayang hindi talagang mapatungan. Bilog? Hindi, may mga ganun. May mga iba, medyo tulis ng konti. They need special contact lenses for that. But yung mga daily wear, yung mga simple na grado, pwede naman. Oh, okay. Last question, please. Ang maagang paglaban ng mata ay namamana. Doc, true or false? True or false, Doc? So, may mga sakit na congenital or hereditary na pwedeng mamana, tulad ng retinitis pigmentosa. Mm-hmm. So, ito pong AMD, Doc? Yung AMD, may pwede mo rin mamana yung tendency. Mm-hmm. So, pero kung inalagaan mo yung sarili mo, pwede mong bawasan yung chance na magka-AMD ka. Pero yung dry eyes, Doc? Hindi naman. Lifestyle? Ano naman yan? Lifestyle, aging, hormones. Ayun po. Eto, dito na po tayo sagutin natin yung ilang mga tinex at itinawag po ng ating mga kapamilya sa atin. Mula po ito kay Floyd. Paano ko malalaman kung may dry eye na? Okay. So, Floyd, bale, yung dry eye kasi, mostly, ano yan eh, yung simptomas mo kung ano yung nararamdaman niya. Kung mabilis mapagod ng mata, yun nga, yung may foreign body sensation, namumula, makati. Ang mahirap dyan, yung symptoms, hindi specific sa dry eye. Kaya mas maganda kung magpatingin siya, magpa-evaluate gaya yung test na na-mention ko. Ayan, may mga tests po na pwede yung pagdaanan para makasiguro na dry eye na nga yan. Kasi baka din maabuso, no? Doon sa ginagamit nating, drops po, Doc, may special consideration po ba tayo na dapat nating hanapin sa market? Doon po sa dry eye. Okay, yung dry eye kasi, yung preservatives sa loob ng drops nakadagdag sa pagka-dry. So, kaya gaya na sinabi ko, ang importanteng hanapin is yung mga drops na preservative-free o yung mga preservatives, yung pagpatak, nag-dissipate ka agad. So, ang effect niya, parang wala talaga siyang preservatives. Mula po kay Richard, may lunas po ba ang macular degeneration? Ano po ang procedure o yung mga treatment po, Dr. Harvey? May treatment yung macular degeneration. Yung dry type, yung mas mild, prevention ang pinaka-importante. Healthy lifestyle, vitamins. Mm-hmm. Yung wet type naman, may gamot na pinapasok sa mata na nakakapaglinaw ulit ng paningin. Sa dry type po, Doc, sabi nyo nga po, mas mahalaga, mas kailangan natin at the age of 50 yung vitamins. May mga kailangan po ba tayong consideration na kailangan hanapin natin sa market para po mas health, mas maganda po ito para sa ating mata? Yung components ng vitamins na nakakatulong, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at saka lutein. Ayan, yan ang maganda sa ating mata. Oh, marami pa po tayong pag-uusapan, ha. Abangan pa rin sa pag